Napaka-solid nga ng sinabi ni Paul George na ikatutuwa ng maraming Clippers fans. Sabi ni Paul George, Kawhi is number one and I'm totally fine with it. I'll publicly say I'm the two and he's the one. There's no ego. My job is to make everybody better. Humbleness ang ipinamalas nito ni PG-13. Wala nga para sa kanya kung sino ang number one player sa Clippers. Nais niya lamang ay makatulong. Magandang mentality para nga sa isang NBA superstar. Alam naman natin ang kakayanan nito ni Paul George at hindi rin siya malayo sa level ni Kawhi Leonard. Pero ina-acknowledge nga ni PG na si Kawhi talaga ang nasa ibabaw niya. Well, 9-time NBA champion na etong si Kawhi Leonard, 2-time Finals MVP at 2-time Defensive Player of the Year. Kung ikukumpara nga natin kay Paul George ay masasabi natin na wala pa ganun kadaming achievement itong si PG kumpara kay Daklo. Pero it doesn't mean naman na hindi magaling itong si George. Elite two-way player nga siya at one of the best players ngayon sa NBA. Ito namang si DeAndre Ayton, ay si DeAndre Jordan pala mga idol, ay nagulat nga sa sinabi ng announcer ng kanilang team, ng kanyang team na Denver Nuggets. Panoorin natin to. Center from Texas A&M, number 6, DeAndre Ayton! DeAndre Jordan! Lumaki nga ang bibig at mga mata neto ni DJ matapos na in-announce ng announcer na siya daw si DeAndre Ayton. Tapos nakakatawa pa nga na binago, tinama ng Denver Nuggets announcer ang pangalan niya. Gulat pati ang teammates na ito ni DeAndre Jordan, hindi nga sila makapaniwala na nangyari yon. Pero baka naman gusto nga nung announcer na si DeAndre Ayton yung nasa Denver Nuggets at hindi nga itong si DeAndre Jordan. Pero anyways, kahit ano pa nga yan, for sure na pasok nga ito sa NBA bloopers ngayong preseason. At para na nga sa ating panghuling balita, isa na namang revelasyon ni Stephen A. Smith sa kanyang show. Sabi niya nga, Draymond Green is expecting this to be his last year in Golden State. Now, he wanna be a Laker. He ain't gonna tell anybody that, but don't think, I don't know. He'd prefer to be a Laker if he gotta leave Golden State. Sinasamantala nga na ito ni Stephen A. Smith ang kontrobersyang nakabalot sa Golden State Warriors ngayon na ginawa nga ni Draymond Green. Ayon nga sa kanya ay mag-move on na nga daw itong si Dre bilang isang Warriors player na base nga sa pahayag ni Coach Kerr at Bob Myers noong nakaraan ay parang malabo nga na mangyari. Gusto nga nilang mag-stay, gusto nilang manatili itong si Draymond sa Warriors at solusyonan yung kanilang problema. At mukha namang ginagawa nila ng tama ang unang step, which is away. Ipahinga muna si Draymond away from the Warriors. Dahil gagaya nga nung kasabihan, time heals all wounds. Ina-apply ito ng Warriors at titingnan nga natin kung magiging effective nga ito this offseason. Mababalik pa ba ang relasyon na nasira between kay Draymond Green at kay Jordan Poole? Or magkakatotoo nga ang payag ni Stephen A. Smith na aalis na daw si Draymond sa team ng Golden State Warriors? Pero kayo ba ay naniniwala sa payag ngang ito ni Stephen A. Smith na gusto na nga daw lumipat ni Draymond Green sa team ng Lakers?